Kaya ikaw, Linda, ang inaabangan namin, ha? Ang inaabangan namin ay... Okay, tama lang yung ginawa nyo. Ito, tayo. Huwag siya magpatawad. Ha? Nabugbog! Nabugbog? Ito rin po, di ba yung babae na binugbog si tatay? Ha? Ah, eh, mali yung babae doon? Buti na lang, may CCTV. Comment naman pa rin sa bagong upload ngayon na ano, tulpo, yung part 4 yun, yung driver daw. Ay, kukulong daw. Ano pa rin yung comment mo din, pre? Ala eh. Ba't yan nahiya? Ay, may yan talaga yung tropa ko. Yan na lumabas na naman. Kamusta mga kabayan? Magandang araw sa inyong lahat. Ako'y nagbabalik para sa bagong reaction na naman. Kasi nag-upload na naman si Idol ng part 4 noong issue tungkol kay tatay at kay Madam. Kay Madam na maarte. Shoutout nga pala sa'yo, Linda. Linda Dimple. No, ang ganda ng pangalan mo, pero yung ugali mo ay kasing sama ng cellphone ko. So, ayun na nga. Balik tayo sa ating usapan ngayon. Kasi nga, mayroon ng part 4 ng in-upload ni Idol tungkol nga sa issue na yan. Ngayon, sa part 4, napanood ko, andoon yung driver at yung conductor. No? Kumbaga, in-explain ng driver at yung conductor, yung side nila, kung ano ba talaga yung nangyari. Diba? Siyempre, pag driver ka, hindi mo alam kung ano yung nangyayari sa likod. Sa pinakalas na video ni Idol, kinausap ni Idol si tatay na kaya daw nagsimula yung gulo dahil sa driver. Dahil daw yung driver, nung nireview yung CCTV, nagsabi daw siya na tirahin mo na yan. Kaya daw naglakas ng loob si Linda na maarte na manapak. Ngayon, ang sabi ni Idol kay tatay, siya yung punot dulo kaya nagkagulo. Side ng driver, syempre naman, hindi mo alam yung nangyari sa likuran mo, syempre, di ba? Nung lumapit kasi si Linda na maarte sa likuran ng driver, nag-hysterical nga naman talaga yung babae. Syempre, napaka-overacting, napaka-exaggerated na hinipuan daw siya, na binastos daw siya, o kung ano pang masamang sinabi. Syempre, ang driver, hindi naman nakita yung pangyayari, di ba? Syempre, kung ano yung sinabi ng babae, kasi pag babae yung binastos, kahit naman sino, magagalit. Siguro, bugso ng damdamin ng driver, kaya siya nakapagsalita ng ganun na, sige, tirahin mo na, kasi nga, ang akala ng driver ay binastos talaga ng babae. Pero nga, ang tanong doon, kailangan ba talagang isama sa kaso yung driver tsaka yung conductor? Siguro, ito habang tumatagal tong issue na to eh, lalong yumayaman si Idol eh. Kasi mas maraming nakaantabay eh. Kaya ikaw, Linda na maarte, dahil sa kagawan mo, ang dami-dami ng nadamay. Magulang mo, kapatid mo, di ba? Tsaka yung iba pang mga tropa mo, pati driver, conductor, baka sa isang araw, yung mga pasahero maglabasan, pati sila madamay sa kaartehan mo. Huwag kasing masyadong maarte. Pag kung ayaw nyo yung maganyan, eh huwag kayong mag-jeep, di ba? Huwag kayong mag-bus, di ba? Bumili kayo ng sasakyan yung sarili kung ayaw yung masagian, di ba? Huwag masyadong na unting bagay lang na ganito, minamanyak ka na. Anak ng tete nga naman talaga. Kaya ikaw, Linda, ang inaabangan namin, ha? Ang inaabangan namin ay yung mahuli kayo. Oo, kasi tama lang naman yan eh, di ba? Masyado kayong magaling eh. Masyado kayong magaling manapak. Matanda yon, hindi na kayo naawa. Kaya yun ang inaabangan namin na andun na sa usgado. Yung sesentensyahan na kayo.